Welcome back to my channel. Okay, so for today's video, guys, is this is not your typical makeup tutorial or anything na mga rant sa buhay ganun. But for today is I'm gonna show you or I'm gonna show to you or I'm gonna share to you how I am getting unready. So paano ko ba tinatanggal ang aking mga makeup sa mukha? Kung makita niyo mga malas ko sa mukha. Lately kasi guys, I am having a super duper for me ha, super duper acne breakout na siya. Kasi feeling ko, sobrang nagka-clog na yung pores ko and kailangan ko nang pumunta sa aking derma kasi honestly guys, kapag monthly kayo pumupunta sa derma nyo, tamad na kayo. Tapos yung derma nyo parati pang madaming pasyente, di ba guys? Sinong di tatamad yun doon, ate girl? So yun. So, yun nga guys, isi-share ko sa inyo how I remove all my makeup, kung ano yung ginagawa ko at night bago matulog, paano ko siya nililinis all over my face, ganun. Okay, so if you wanna know guys how I am getting unready, please just keep on going. So, hinedband ko na yung aking hair para hindi siya humarang sa ating face. So, so, ang una kong ginagawa, guys, is kinukuha ko yung aking lalagyan ng contact lenses. And then, tinatanggal ko muna yung contact lenses ko before ako magtanggal ng makeup. Kasi, pag nadapuan siya ng anything na chemicals dyan, mahapde. As in, sobrang hapde niya, guys. Sobrang kate. So, ako parang kahit walang salamin, go lang, ganun. Pero, nag-sanitize naman ako ng aking hands. So, I think it's fine. Ayan. So then, ang sunod kong ginagawa is I'm gonna get some round cotton pads. Ayan. So madami na to sa Watson's, guys, 'di ba? Alam niyo 'yan. Bahala na kayong bumili. And so meron na to ng mga square something or kung wala naman pwede naman yung mga happy ganun. Doon din naman ako nag-start. Natuwa lang ako dito sa mga cotton pads ito kasi ready to ano na siya. Punas-punas on your face na lang ganun. So now is I am using the T&D Canson's Witch Hazel Toner para pangtanggal ng makeup and for toner na rin. Pero sa gabi, pinapangtanggal ko siya ng makeup. Then after that, magsasabon ako ng face. Then ang ginagamit ko na is yung aking aloe vera. Ayan, to freshen up our face. Ayan, okay, so I'm gonna get... Ayan, ganyan lang siya. And then, nag-i-start ako dito sa mga may pimples. Ayan guys, nakikita niyo ba yan? Ayan o. Yung iba dyan, marks na lang. So, tinatanggal ko muna. Parang ang hard na, pero hindi siya hard. So, tinatanggal ko muna yung mga BB creams and all that concealer sa aking puslak. So, pag napuno na yung isang cotton pad, guys, is kung, pero hindi naman masyadong nagagamit yung toner or hindi naman siya nasasayang masyado kasi konti lang yung, guys, konti lang yung nilalagay ko, guys, as in sobrang, ano, less is more. Ganun ba yun? Less is more. Okay. So, kukuha ulit tayo ng bagong cotton pads. And then, we're gonna have... Ayan, ganyan lang siya, guys, hanggang sa makita niyo na okay na yung face niyo, wala nang residue and all that. Sa mga nagsasabi nga pala na before daw ako gumawa ng makeup vlogs or something about makeup, ayusin ko daw muna yung face ko. Like, hello ate girl, wala nang kaayos-ayos sa face. You are doing makeup vlogs because you want to share to everyone kung ano yung ginagawa mo, what is your routine, and makeup is a very powerful material para matago yung mga blemishes mo and all that, diba guys? Yung as in para maibalik yung confidence mo na nawala or nawawala every time na hindi ka nagsusot ng makeup. So, makikita nyo, I have here the malas-malas on my face. So, yung iba dyan, marks na lang naman, wala na siyang laman. Pero ito, bagong tubo yan. And I don't know kung bakit gustong-gusto nilang tumatambay sa face ko.
Akala nyo hard yung pagpunas ko, guys, pero hindi. Ganun lang talaga akong magpunas. Ayun, so take note, guys. Huwag na huwag nyong pupunasan yung face nyo ng sobrang hard. As in, yung gigil na gigil kang ganun. Yung parang nandyan si ex mo, parang gustong-gusto mo siyang ganun. Char, okay. So, huwag, guys. Kasi, mas lalong may irritate yung skin nyo, mas lalo siya magiging prone, mas lalong magka-clog yung pores, mas lalong papasukan ng bacteria and all that. And ayaw nyo yun, diba? Yan. As long as ayaw ko din. Okay, so, ayan. So, ayan yung mga natira pang makeups. And then, titingnan natin or kukunin natin yung part na kung saan walang masyadong makeup. Then, yun yung papunas natin. Para makita natin kung meron pa mga natira. Okay, so I think we're done on cleaning on our face with the makeup. So yung mga residue na natira dyan, dito, huhugasan na natin or maghihilamos na muna tayo before tayo mag-apply ng aloe vera. Okay, so I will be right back, guys. So babalik ako, guys, mag-wash lang ako. I'm done washing my face, guys. So right now is I'm gonna apply the Nature's Republic aloe vera. So you can use... So you can use other alternative if wala kayong makitang ganito. Meron naman mga nabibili sa Watson's. So I'm gonna have some here on the takip-takip. So huwa ko ng konti and then ayan na siya. Ayan. And then I'm gonna spread it all over my face. Pero promise, after nung aming graduation pic, babalik na ako sa derma ko. Para maging okay na siya. Kasi if ngayon ako magkawaderma, magsaswallow yung face ko and magiging pangit yung itsura sa pic. Lalo pat sa Monday na yun, guys. Kasi sa Monday na talaga siya. And so, lalagyan ko lang yung mga parts na merong madami. Ang daming pimples. So, advice ko lang to those girls who are suffering an acne breakout as also me. Don't be too stressed with that. Huwag kayo masyadong ma-stress because you have pimples and everything and all na pangit kayo, ganun. Huwag, kasi every time na iniisip niyo yun, mas dadami sila. Mas mag-multiply sila. Hindi totoo yung sinasabi nila na mahalin mo ang pimples mo kasi lahat na minamahal na wala. Girl! What? Okay, so, basta hanap ka lang ng skincare na hindi masyadong matapang and... suitable for all sensitive or for all skin types. Okay. So yun. So I will just let it dry. So I will just let it dry on my face and then natutulog ako ng nakaganyan para pagising ko mas fresh pa, mas pakak pa. So minsan kapag ayoko ng aloe vera kasi every other night ako naglalagay, I am using the sunblock one. So ito kasi, guys, meron siyang moisturizer, meron na rin siyang sunblock. So ginagamit ko siya sa gabi and then sa araw. So yun lang, guys. After that, I will just apply my lip balm and I will go to sleep. So yun lang, guys. Thank you for watching. Thank you so much for watching. Please do like, share, and subscribe. And I hope you guys enjoyed this video as I've enjoyed filming this video. Bye-bye! Good night, guys!